So what's up guys and welcome back again to my YouTube channel. So makikita nyo sa harapan ko guys, ito yung ATV rim type. So yan, nakarim po yan. Yan. So for today's video, i-review ko ito sa inyo. Ikukumpara ko ito dun sa Mags type na 200cc rin. So bago yun guys, tetestingin ko muna siya. So tetest ride ko muna siya. So ito kasi may buyer na to, papunta ng Iloilo. Pibikapin na lang ito mamaya guys eh. So bago yun, titestingin muna natin. Tapos i-review ko siya sa inyo. Ano-ano ba yung mga pinagkaiba niya dun sa Mags type na 200cc ATV. So yan, tara, let's go. Ayan, naka-alarm pa. So testingin muna natin siya. Yan. So same pa rin naman siya sa ano, sa Mags type. Ayan. So ito yung starter niya, kill switch, may headlight. Baba natin. Ayan. So testing na natin. Good. Grabe. Ang tigas ng tunog. Saan na kasha? Oh my God! Wow! Oo, umulan pa pala. So, test ride lang naman natin siya. Baka sakali may mga adjust pa tayo. Siya ganun kahirap ano yun hindi ko naman. So wala naman akong iba na ramdaman. So okay naman yung kanyang steering tsaka yung alignment ng gulong. Headlight, check. Signal light. All good. Okay. Ayan. So yan guys, all goods na. So na-test ride ko na siya. So yung laki niya guys, yung size niya, halos pareho na dun sa Mags type. So, ito yung mga pinagkaiba niya. So, ito isa-isa yung specs niya. So, start tayo from engine. So, yung engine niya is automatic transmission with CVT gear. Ito yung panggilid. Tapos, meron na rin siyang kickstart. And then, ayan, may cooling fan na rin siya dito, guys. So, pareho lang siya dun sa 200cc Mags din. Ayan. Cooling fan na rin siya. Tapos yung position ng shifting gear niya from forward, neutral, tsaka yung reverse. Ayan. So ito yung drive, neutral, saka reverse.
So hindi naman siya ganun ka-hassle, hirap na i-cambio kasi magaan naman siya, hindi siya yung matigas. So kung may paraan pa kayo dito, pwede nyo i-convert na mas madali kayo makapag drive tsaka yung reverse. So much better yan, guys. So ayan, pareho din. So naka dual pipe na rin siya. So big exhaust. Ayan, canister. Big rotor disc sa likod. Naka hydraulic caliper. Ayan. So meron na rin pala siya ditong sensor para dun sa kanyang speedometer. So pasensya na, medyo paus pa ako ngayon. Natake tayo ng ubo. Sobrang lamig ng panahon at mainit sa tangali. Tapos malamig sa gabi. Yeah, boy. So yan, guys. Tapos naka dual shock. Same din sa magstype. Dual caliper sa harap. Hydraulic na rin. So ito yung kanyang LED light sa harap. Tapos yung kanyang headlight. So meron dito, meron siyang high and low din. Yan, testing natin. Yun. So low. Tapos yung high. Yan. So tapos meron na rin siya dito, guys, na carrying grill. Same din dun sa magstype, pero wala lang siyang pinaka cover. So sa kanya talagang literal lang na na fabricated na bakal. So nasa sa inyo yung kung lalagyan niya ng cover. So ayun, guys, wala naman siya pinagkaiba dun sa magstype. Ang pinagkaiba lang naman talaga nila yung yung pinaka rim niya. So ito kasi rim type. Tapos ang sukat nito is Gs. Ayan, sukat niya Gs yung pinaka rim niya. Tapos yung mags type naman, ang sukat nun 12. So mas mataas ng konti yung mags. Sa gulong naman halos pareho lang naman, kasi ito is Gs. So ito Gs din. Ayan, so pareho lang naman sila ng gulong. Then dun sa widening ng gulong, pareho lang. Ayan, mas mababa lang to ng konti, consider dun sa mags type. So ayan, start natin kanya ignition. So parehong-pareho din, naka panel gauge, digital, may fuel gauge na rin siya. Tapos ayan, makikita na rin kung gaano kalayo yung trip natin, nakbo nyo. So mas mamamonitor nyo kung kailan kayo mag-change oil. Pareho lang din naman sa mags, yung makina. So 800 ml lang din yung kanyang capacity ng langis. So ito, may headlight na rin siya. Then try natin yung hazard. Hazard. Yeah. Yun, so malakas. Yung signal light. Yan, all goods. Sa kabila. Yan. And then good thing to know na yung mga rim type ngayon high end na rin, kasi ito meron na siyang remote for alarm tapos ignition. So ito ang kagandahan for emergency, may start nyo kagad yung unit nyo. So hindi nyo kailangan magsusi. So for emergency use lang naman to, purposes. Kasi kung palagi nyo ginagamit yung remote, guys, mas mabilis malobat yung unit nyo, o kaya mas mabilis malobat tong remote nyo. Baka for emergency na gagamitin nyo yung remote, hindi nyo na magamit kasi nalobat na. Kasi ito lang na lagi palagi nyo yung ginagamit. Tsaka may possible na baka malito masyado yung board. Minsan baka hindi niya mapagana. So yun ang disadvantage ng mga remote. Pero kung hindi nyo mamadalas gamitin, mas okay yun. Kasi ito talaga ang recommendable, yung kanyang ignition. So yan. So testing natin ulit, guys. Yan. So yan, mapapandar nyo kaagad yung unit nyo. Kung sakaling may emergency na lalakarin kayo, may pupuntahan, so mas mabilis nyo siya mapapandar. So pag binuksan nyo pala dito sa ignition, kailangan patayin nyo rin dito sa remote. So huwag nyo sususian. Huwag nyo papatayin dito sa susi. Or huwag nyo sususian pag ginamit nyo siya sa remote. Or kung ginamit nyo siya dun sa remote. So yan, meron din siya alarm. Tapos this alarm. Tapos yung kanya alarm. Yan. So yun,
Okay naman, all goods naman siya, guys. So napaka ganda rin ang kanyang physical appearance. So pasensya na, hindi ako masyado makapag-review na maayos kasi medyo masakit yung ano ko, nalamunan. Pero kahit papano, ayan, nasabi ko sa inyo yung kinaiba niya doon sa mugs. So puntahan natin yung mugs, papakita ko sa inyo. Yun. Ayan. So ito yung na-assemble ng mugs, guys. Ayan, kung mapapansin nyo, ang laki ng gulong. Kasi mas malaki talaga yung mugs type. Yung tangkad niya saka yung ano niya, yung lapad, mas malapad. Tapos ito yung cover na sinasabi ko kanina. So meron na siyang cover. Ito, may, so pareho na din sa ano, sa rim type, may remote din. Tapos ito pala yung isa sa pinagkaiba din, yung handlebar lang naman. Pero yung handle, so pareho lang. Sa handlebar lang ito. So pareho din naman na ano, na thumb throttle. Pahita ko sa'yo. So ayan, naka-digital din siya. May vlog ako nito, guys, panoorin nyo. Yung late, yung bago ko upload nito. So may review ako nun, guys. So panoorin nyo kung ano yung mga iba pang pinagkaiba niya. So ito, ito yung ATV mags. Yeah, wait lang, may ginagawa kasi sila. Tapos ito yung mags type. Ito yung, tapos ito, guys, yung rim type. Ito, guys, oh. Iba yung ano niya. So ordinary lang yung hand grip niya. Tapos ito, walang cover, so plain lang siya. And then yung taas niya, medyo mababa ng konti. Pero pareho lang ng laki ng gulong. So yeah. So all goods naman, guys. So balik natin to doon pala to. Check ulit, guys. Best thing. Ayan. So, minomonitor ko na lang siya sa ano, sa kanyang ano. So minomonitor ko na lang yung idle niya. Madalas kasi namamatay. Lakas. Ubusin na lang natin yung gas niya. So ito, pipikapin na lang ito mamaya. Pipikapin mismo ng cargo dito. Dadalhin sa Iloilo. So ito, guys. So big shoutout po kay Ma'am Jane Goles from Manduria, Iloilo City. So ito na po yung unit nyo. Ayan, napaka ganda. So yun, maraming salamat po sa pagbili nito. Thank you. So baka nyo mamaya ikakarga namin to doon sa ano, sa cargo. So yun lang, sana naintindihan nyo at naunawa nyo kahit paus ako. So pasensya na, guys. Ipilitin ko pa rin ma-review sa inyo tong ATV rim. Kung ano yung pinagkaiba nyo doon sa Magstay, para meron din kayong idea. So sa mga gustong bumili nito, nandyan po sa link description yung link ng FB page namin kung paano umorder. So available pa naman po yung mga unit. So direct PM lang po. Maraming salamat po. Abangan nyo mamaya, guys, kakarga namin to. Salang, ah. Galit na. Bawakan to. Yeah. Hindi, mauna muna sa likod. Hop! Dali! Hop! 1, 2, 3, go! Hop! Lock mo rin sa loob, lock mo. Lock mo dali.